Ngayong undas, bukod sa pag-alala sa mga yumaong mahal sa buhay, inalala rin ang ilan nating mga kababayang pumanaw na nagbuwis ng buhay o hindi kaya nagdala ng karangalan sa bansa. Hindi rin nawawala ng bisita ang puntod ng mga sigat na personalidad na minsay nagbigay ng kulay sa ating mga buhay. May report si Tricia Zafra. Ito ang libingan ng mga bayani sa Taguig. Dito nakahimlay ang mga kababayan nating nagbuwis ng buhay para sa bayan, pati mga personalidad na nagbigay karangalan sa ating bansa. Una itong itinayo noong 1947 bilang Republic Memorial Cemetery, kung saan inilagak ang higit 33,000 mga sundalong Pilipino na namatay noong World War II. Pero kalaunan, pinalitan ang pangalan nito ng libingan ng mga bayani. Sa ngayon, nasa halos 50,000 na ang nakalibing dito, kabilang ang ilang national artist, scientist at mga dating pangulo. Those member ng mga Bidalo Bilor, the Commander-in-Chief, the Secretary of National Defense, yung ating mga retired personnel at saka yung mga active personnel, at saka yung mga sundalo, yung mga police na dating PC, at saka yung mga PSG na dating PC, na nagserbisyo ko sa armed forces. They are all qualified to be interred at libingan ng mga bayani. Sa 15 naunang presidente ng bansa, 11 na ang pumanaw, pero 3 lang sa kanila ang inilagak sa libingan ng mga bayani. Ito ay sina President Carlos P. Garcia, President Diosdado Macapagal, at ang bagong lipat nitong taon na si President Elpidio Quirino. Meron tayong mga bayani na hindi po dito na ilibing sa libingan ng mga bayani dahil ito yung choice ng pamilya eh. Halimbawa, ito yung mga killed in actions natin doon sa area na gustong ilibing doon mismo sa probinsya nila. Bukod sa libingan ng mga bayani, ang Manila North Cemetery ay isa rin sa mga naging huling hantungan ng marami sa ating mga kababayan. Katunayan, dito nakalagak ang mga labi ng mga dating pangulo tulad ni Nazario Osmeña, Ramon Magsaysay at Manuel Rojas. Samantala, sa Manila Memorial Park naman nakalagak ang mga labi ni dating Pangulong Corazon Aquino at kabiyak niyang si Senador Ninoy Aquino. Kabilang din sa mga inaalala tuwing undas ay ang mga yumaong sikat na personalidad na nagpamalas ng husay at di malilimutang kontribusyon sa sining. Sa Loyola Memorial Park sa Marikina, mabibisita ang ilan sa mga sikat na personalidad na namayapa na. Kabilang sa mga nakahimlay dito ay ang tinaguriang Philippines King of Rap na si Francis Magalona. Sa kaparehong sementeryo rin nakahimlay ang award-winning actor at writer na si Juan Marasigan Fileo o mas kilala bilang si Johnny Delgado. Nasa bungad naman ang puntod ng aktres na si Nida Blanca o Dorothy Jones sa totoong buhay. Sa Loyola Memorial Park din matatagpuan ang veteran TV host, star maker at the master showman na si Herman Kuya Germs Moreno. Matatagpuan naman sa Tugatog Cemetery sa Malabon ang puntod ni Benjamin Garcia o mas kilala bilang Ben Tumbling. Nakalagak naman sa Manila Memorial Park sa Paranaque ang mga labi ng dating matinee idol na si Rico Yan. Nakasulat sa kanyang puntod ang ilang mensahe ng pagmamahal galing sa kanyang pamilya. Nakahimlay din dito ang dating YouTube sensation na si Jam Sebastian, veteranong komedyanteng si Rene Requestas at ang kilalang kontrabidang si Paquito Diaz. Ang mga puntod naman ng action star na si Rudy Fernandez at comedy king Dolphy ay matatagpuan sa Heritage Park sa Taguig, habang sa Manila North Cemetery naman nakalibing ang tinaguriang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. o FBJ. Bagamat yumao na, nananatili pa rin sa ating mga puso't isipan ang mga iniwan nilang magagandang alaala. Tricia Zafra, GMA News.